May ilog sa paanan ng Mount Banahaw sa Quezon na bigla na lang daw naging talon o waterfalls. May kinalaman nga ba ang misteryoso o sagradong bundok sa pag-iiba nito ng anyo? Ito ang nakagisnang ilog ng Lagnas ng mga taga Dolores sa Quezon. Malinis, mababaw at kalmado ang agos ng tubig. Pero kamakailan lang, nagising na lang ang mga residente rito na ang kanilang ilog nagkaroon bigla ng waterfalls. Ako ho'y nagulat, naging pulse na siya. Kaya ito'y dati ho'y wala dahil pantay ito eh. Bigla at gumanda. Ang nabuong talon, tinatayang mahigit 10 talampakan ang taas. May lalim na 6 na talampakan. At dumadaloy sa 2 mini falls. Kaya inihahalin tulad ito ng mga residente sa Grand Canyon sa Amerika. Maganda po. Madami po laging tao. Pero gaano katotoo na ang waterfalls na ito bigla na lang sumulpot overnight? Ako ho'y nagulat. Naging falls na siya. Is it true? Ay, ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Or false? Ang ilog ng Lagnas, ilang dekada nang tinatawid ng maglalako ng suman na si Fe hanggang sa umaga nitong October 30. Tila naligaw raw siya nung mapansing nag-iba na ang itsura nito. Kami natuwa sa naging pulls na siya. Kaya ito'y dati ho'y wala dahil pantay ito eh. Mula nga raw nung may biglang sumulpot ditong talon. Nagkaroon din sa kanila ng instant tourist attraction. Nakita lang po namin siya sa isang Facebook. Nagyaya po yung mga tropa namin na pumunta po dito. Ever since, very fan ako ng waterfalls. Kaya nung nakita ko to parang wow, gusto kong i-try or explore. Bilina! Dahil sa dagdag na kita, sina Jefferson at Celso, nagtatatalon din daw sa tuwa. Nagtitinda kami dito, pagkikitaan ng pamilya. Dati-dati naman, di talaga siya dinarayo ng mga taga-malayo. Hindi katulad ngayon, nang viral pa. Ayon sa Tourism Office ng Dolores, Quezon, ang ilog ng Lagnas na buo taong 1887 matapos pumutok ang Mount Banahaw. Ito ay naging daluyan ng mga bato at saka tubig na ibinugan ng bundok Banahaw. Ang mga residente may kanya-kanyang hula kung paano ang ilog bigla namang nagka-waterfalls. Dati kasi yung ilog na yan na channeling, na quarry siya. Naging quarry area siya ilang dekada na ang nakakalipas. Nabigyan na rin naman ng pagkakataon ng bayan ng Dolores na mag-heal. Kung ang 69 anyos na si Nanay Delia ang tatanungin, maaring isang dahilan ng pagsulpot ng waterfalls, ang misteryoso at sagradong bundok Banahaw. Para pong konektado. Meron po kaming naririnig na talaga po yung Banahaw ay huwag po kaming gagawa ng kalukuhan. Si Nanay Delia kasi, minsan na ring naranasan ang puot nito. Ako nagsuka. Nung makita po namin na nung ibabaw ng bato, eh, madaming dahon, ginawa nung aking kasama mag yung puntubig ay dinasalan at ipinainom sa akin. Kaya si Nanay, ayaw daw palinlang sa ganda ng talon. Lalo't baka, meron daw itong kapalit? Hindi po natin masabi na baka ang Diyos ay may plano. Kami po ay takot. Ito po ay bago pala. Susunod, ilog nagkaroon bigla ng waterfalls. Pero papaanong paggising nila, biglang may nabuo ritong talon. Dito na napag-alaman ng aming team na isang gabi bago nabuo ang talon,
may nangyari pala sa kanilang bayan. Doon lang po kami natakot talaga. May kasamang dagong doon. Maririnig niyo po yung mga gulong ng bato. Ako ho'y nagulat. Naging pulse na siya. Ay, ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Wala ng bato. Puro lupa. Ayan. Ano ito? Pupuntaan. Susunod na. Ikinagulat na mga residente ng Dolores, Quezon, nang ang Lagnas River, bigla-bigla na lang nagkaroon ng waterfalls. Gulat po ako dahil ang laki bigla. Paanong ang kinagis na nilang ilog naging talon ng magdamagan lang? Isang gabi bago lumitaw ang talon, ang bayan ng Dolores kasama pala sa mga binayo at niragasa ng bagyong Paeng. Nung dumatong bagyo, electric ko na maliit na ang tubig at wala na ang baha. Bumaha pala uli, galing sa bundok. Nagalit ang kalikasan. Putik na, galing bundok. Wala ng bato, puro lupa. Ang rain gauge namin ay nakapagtala ng mahigit 500 milimetro ng tubig ulan. Yan, nakakahukay siya. Kaya nagkaroon ng parang kanal or canyons na tinatawag natin. Pero ang tanong, ligtas nga ba itong paliguan? Ang DNR sa Calabar Zone nagpunta sa ilog para mag-imbestiga. Yung lupa na yan, the same dish area siguro, delikado to na mag-erode. Lupa lang malamot siya eh. Maring maukit yan. At kung may naliligo, baka mabagsakan siya. Dapat i-restrict muna. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng basta gawin agad yon. Dahil wala naman tayong further study pa na ginagawa. Tutukan itong lugar ngayon to sa panahong ito. Dahil nag-a-attract nga ng maraming tao mula sa iba-ibang lugar. At natutuwa ang mga tao. Depende po kasi pag natabunan po yung malalim, hindi na po kami makakatalon. Tama din po para po sa safety po namin. Once na sinabi ng DNR, we will follow. Iba yung pag-iingat dahil ito po isang ecotourism. Gumanda nga siya, pero wala naman tayong madadaanan. Tuloy hong kailangan talaga ho namin, sir. Nag-promise kami, kaya nga lang hindi ASAP kasi nga nag-aantay po kami ng heavy equipment para magawa po yung tulay. Nagalit ang kalikasan. Putik na, galing bundok. Ang bagyong Paeng. Wala ng bato, puro lupa. Nag-iwan ng natatanging alaala sa kanilang bayan. Kaya naman ang talong ito, pinangalanan na nila Paeng Falls. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.